Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material, at malaya magpaparot pa rito, malinis, nagtitiwala, at hindi mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at hindi malupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak at hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, sa laming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay hindi nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas na iabot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon, di kumukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos.
Ang taglay mong katapatan ay hindi magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin silang lahat at siyo'y naglilingkod. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong sa wala pang karanasan. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpapalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya, huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang maganda ang lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa Dambana at tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito ay isa sa mga hakbang natin bilang paghahandaan na rin para sa nalalapit na traslasyon 20. Dahil hindi tayo makapagtipon-tipon sa inyong mga lugar na gaya ng ginagawa natin, wala tayong pwesto na makapagmisa sa inyong mga anibersaryo, kaya minabuti po natin na tayo na lang po ang pumunta muna sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Kung dati, kanya-kanya tayo, no, hiwa-hiwalay, kada grupo, kanya-kanyang anniversary,
Pero ngayon, mas ninais ng Poong Hesus sa Sareno na pagsamasamahin kayo. Iba-iba man ang kulay, iba-iba man ang uniforme, pero ang nag-uugnay sa ating lahat, ang dahilan kung bakit may pagtitipon, walang iba kundi ang Poong Hesus Nazareno. Yan. Kaya magandang kunin natin itong pagkakataong ito para muling makinig, no, sa aral at turo ng Poong Hesus Nazareno. Para mapagnilayan natin kung ang ating bang ginagawa, yung ating bang pagdedebosyon bilang grupo, bilang balangay, nasa direksyon pa ba? Yung tinatahak natin ay nandoon pa ba sa daan patungo sa Poong Nazareno o baka medyo nagkakaligaw-ligaw na tayo? Sino ang gustong pumunta sa langit? Pumalakpak nga po ang gusto sa langit. Yung katabi niyo ba gusto? Gustong pumunta ng langit? Kung ayaw, pauwiin nyo na. Ayaw naman pala sa langit. Eh, anong ginagawa dito? Ayaw naman palang pumunta ng langit. Bakit nagdidibosyon? Kasi ito din yung direksyon dapat. Malinaw sa atin na kaya tayo nagdidibosyon kasi naniniwala tayo sa Poong Nazareno at gusto natin siyang makasama sa kaharian doon sa langit. Kung ayaw mo naman palang pumunta ng langit, ano to? Anong tawag niyo sa mga imahin na yan? Laruan. Pinaglalaruan lang. E seryosong bagay ito. Ang mga imahin na inaalagaan ninyo ay mga larawan ng Poong Nazareno at ibig sabihin, yan ay mga banal. At dahil banal, ang sino mang lumalapit, ang sino mang pumapasan, ang sino mang nag-aalaga, inaasahan na nagiging banal. So, kamusta po? Kamusta ang inyong pagdidebosyon? Pero kamusta yung relasyon natin sa Poong Hesus Nazareno? Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo. Matigas pa ba ulo mo? Sige nga. Uy, matutulog. Kasi kung hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo, ilang taon na ba? 10 taon? 5 taon? Kung 1 taon lang, maintindihan pa natin na matigas pa ulo niyan. Pero kung higit pa dyan, kung matigas pa rin ang ulo, eh, malinaw pa ba talaga sa iyo kung ano ang dahilan kung bakit ka nagdidebosyon? Tingnan po natin, ha? Sa Ebanghelyo, tinatanong si Jesus ng mga Pariseo, kailan ba? No, kailan ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Kasi ang iniisip ng mga Pariseo, yung kaharian ay yung palasyo. Sabi ni Jesus, di ba, no? Doon sa kaharian, sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Sabi niya pa, ang pangako niya, mauna ako, aayusin ko ang silid para sa inyo. Kapag handa na ang silid, babalikan ko kayo. Kukunin ko kayo, isasama ko kayo doon. Iyan ang pangako ng Poong Hesus Nazareno. So yung tanong, kailan ba? Napopwede rin nating tanungin ngayon ang bawat isa, kung nagtatanong ng kailan, ikaw ba handa na? Tanungin niyo yung katabi ninyo, handa ka na bang pumunta ng langit? Oh, ano to, naglolokohan na naman tayo dito. Ayaw naman palang pumunta ng langit. Sasabihin niyo, ay wag muna, hindi pa ngayon.
O kailan nga? Pasan kayo ng pasan. Pero kailan mo gusto pumunta ng langit? Kasi kapag malinaw sa atin, gusto mo nang pumunta ng langit, hindi lang yung ganyang imahin no mukha ng Nazareno, kundi na natin ang Poong Jesus Nazareno. Kung excited ka dyan, sisikapin natin na baguhin ang ating mga pag-uugali. Sabi po sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, sabihin nyo nga po, karunungan. Yung mas malakas naman, karunungan. Yung binabanggit na karunungan at ang Poong Jesus Nazareno, iisa. Malinaw? So yung karunungan with a capital K at si Kristo, ang Poong Nazareno, iisa. O, ano ang sabi doon? Siya'y mas maganda pa sa araw. Siya'y mas maganda pa sa mga between. Kahit kailan, hindi siya nagbabago. Pero, ang tumatanggap sa kanya, nababago niya ang lahat ng bagay. So, pwedeng tingnan. Babalik ko ulit sa tanong. Sa tagal nating pagdidebosyon, ano ang nabago sa buhay natin? Sa tagal na pagproposisyon, sa dami ng sopas, pansit, minudo na nakain mo sa tuwing may pasanan, na-miss nyo na ba yung mga sopas? Ano ang nabago sa iyo? Yan. Kasi kung tinatanong natin, kailan ba maghahari ang Diyos, naghahari na yan. Matagal na. Maghahari yan dyan sa puso natin. Nandyan. Kung pinapapasok na natin ng Diyos sa mga puso natin, sa buhay natin, mangyayari ang pagbabago. Sino nga ba talaga ang nagbabago? Binabago ba natin, gusto ba natin na ang Nazareno ang mag-adjust sa gusto mo? Eh di ba dapat tayo ang nagbabago tungo sa gusto ng Diyos sa atin? Sino ba nagsabing bihisan niyo siya ng ganyan? Sino ba nagsabing lagay niyo ng ganyan? Yan ang gusto mo. Yan ang gusto natin. Yung mag-indayog, yung sumayaw, minsan iaangat-angat pa natin, sayaw-sayaw pa tayo, no? Yan ang gusto natin. Eh, ang gusto ng Nazareno na baguhin mo, kailan naman yan? Eh, gusto natin ang langit. Kasi ang sabi, pag sa langit, kung gusto mong maranasan ng langit, kasi masarap sa langit. Wala ng problema, wala ng sakit, walang kaguluhan. At ang tumatanggap talaga sa Poong Jesus Nazareno sa kanyang puso, kahit mahirap ang buhay, masaya. Kahit may sakit, nagagawa niyang maging masaya at magpasaya. Kahit simple ang buhay, ayahay pa rin ang buhay para sa kanya dahil nasa kanya na ang Diyos. Ngayon ba, masasabi mo ng deboto ka talaga? Sa mga kalalakihan, deboto na ba talaga? O dating deboto, ngayon ay debote pa rin? Ha? Pagtapos ng pasanan,
Tara, dibote tayo! Iba nga, habang napapasanan, dibote. Sabi ko noon, bakit ba ang daming amoy alak kapag nagproposition tayo? Eh kasi Father, kailangan po para mamanhid yung katawan at hindi maramdaman yung sakit pag na wawala na yung kuko mo, hindi mo mararamdaman kasi may alcohol sa katawan. May sinong niloloko mo? Eh ngayon ba? Kaya nga, anyayahan natin, hindi lang tayo basta nagproposisyon o pumapasan at nag-aalaga ng imahin, kundi ang mas importante, yung papasukin natin ang poong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos. Yung tanong, gusto mo bang baguhin ka ng Diyos? Paano? Anong gagawin na natin? Pero sa inyo po, no, bilang mga balangay, bilang mga deboto, hindi madali, no, na agad-agad mawala yung mga masasamang habit natin, yung mga nakasanayan natin. Alam naman ng Poong Nazareno na gusto mo at yun yung nakikita niya at gusto niyang makita, yung gusto mo din. At pag yun, nakita niya sa'yo, hindi ka magsisisi. Sa bawat lugar kung saan naroon ang inyong mga imahin, ang misyon niyo rin ay maiparamdam sa mga tao na totoong may langit at totoo na gusto tayong madala ng Poong Jesus sa langit. Hintay-hintay lang tayo. Ano? Ang sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghintay ka lang ha. Baka bukas. Sige nga. Kasi pag hindi mo sinabi na, bukas kukunin ka na ng Diyos, hindi pa magtitinuyan. Pero, di ba, napakasarap na marinig na tayo po ay hinihintay ng Poong Jesus Nazareno sa langit. Nakikita niya ang paghihirap natin, dulot ng pandemyang ito, no? Pero sabi niya, hintay lang. No? Basta't kumapit lang tayo sa Nazareno, manatiling nananalig sa Nazareno, may kahantungang mabuti ang atin pong bawat pagtitiis. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating pong itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palaging ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at hihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi pagpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila
sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambenaniyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Martin, upang sa pamumuhay naming araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap ng komunyon, wala na pong aalis sa inyong mga pwesto, sa inyong kinatatayuan o kinauupuan. Kami po ang mag-aabot ng katawan ng Kristo. Katawan ni Kristo. Amen.
Diyos na sereno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inihalay sa kusay na matay upang kami ay mabuhay. O Jesus na sereno, patawad mo sa mga kasalanan mo. Ang buhay ko'y iaalay, lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oh Jesus na sereno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang sakot dasal sa mapawi ng mga paghihirap ko. Oh Jesus na sereno, salamat mo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus na sereno. Poong Jesus na sereno, kanilan mo ninyo itong kahilingan mo. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus na sereno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus na sereno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang sangkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus na sereno, salamat mo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus na sereno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maupo muna ang lahat. Magsitayo na ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,